Nyo, ito yung lalagyan ng kanilang set and meron nakalagay na hologram dyan. Ewan ko kung hologram yun ah. Pero yun na nga, may pouch, tapos nandito yung mga yan, 7 days, something ganyan. Then sa likod, may nakalagay dito na direction, kaya hindi kayo malilito. Disclaimer, precaution, product description from toner, cream, something ganyan, sabon, yan. Then nandito din yung mga social media handles nila. Kung may mga concerns kayo, pwede nyo naman silang i-message. And di ko alam kung responsive sila or hindi. So, ang laman ng kanilang set, meron na sila dito na Power Sun Protector SPF 40. So, yan. 10 grams lang at ito yung laman niya sa loob. Merong, yan. Then, ang color nito is, yan, color white. Para hindi kayo mapeke or something hindi kayo malito. Yan, may scent din siya. Then, itong 7 days na Power Exfoliating Night Cream. At ang kulay po nito ay yan. Ganito yung kulay. Then, yan. Sara natin. 10 grams din ito. Pagdating sa toner, ito, 10 ml. Ay, 60 ml. 60 ml ng toner. At ang kulay po nito, hindi transparent. May pagka-brown. Yan. Kung makikita nyo. Yan. Yan. May pagka-brown yung kanilang toner. And medyo matapang yung amoy. And ngayon ko lang napansin na dalawa pala yung kanilang sabon. Magkahiwalay 60 grams per bar soap. So yan, so 120 grams kapag pinagsama mo yan. At ang kulay po ay is, yan, color blue. So yun na nga, ito yung first night routine ko using 7 days fair skin. So ito yung sabon, hinati ko lang sa dalawa yung isang 60 grams nila. Hindi ko din na-direct yung sabon sa face ko. Kumukuha lang ako ng bula. And then, ayun ang ilalagay ko dito. So, ito yung face ko after kong maghilamos. Yan. Wala naman akong pangangating naramdaman sa ngayon, ha? And then, maglalagay ako ng exfoliating toner. So, lahat ng kanilang product merong exfoliating except dun sa sunscreen. Kaya, ina-expect ko na magkakaroon ng exfoliation or pagbabakbak yung mukha ko. So, yan. Nagamit ako ngayon ng bulak, pero sa mga susunod na araw, hindi na ako gagamit. Ayun lang. Di kasi, pag naglalagay ako ng toner, hindi ako sanay maglagay sa bulak eh. So, yan. Ay, ganito pala yung kulay ng toner, ha? Hindi mga dumi sa mukha ko yan. Ganyan yung kulay ng toner. Then, maglagay tayo dito. Sa liquid. Pag naglalagay kayo ng toner, huwag nyo ginagadgad kasi magkakaroon ng friction. Pwedeng masunog yung mukha nyo. Lalo na kung yung toner na ginagamit nyo is exfoliating toner. Hindi naman to cleanser eh. Toner siya. Kaya huwag nyo gadgarin sa face ninyo. So, yan. Yeah. So, yan. Binababad ko lang yung affected area. Affected area! Yung mga tigyawat ko dun sa toner. Yan, hinahayaan ko lang. Napansin ko, yung toner nila parang may pagkatapang siya. Sabi ko nga sa inyo, diba? Ngayon na lang ako ulit gumamit ng exfoliating set. Para siyang may burning sensation. Namumula ba? Pero parang nararamdaman ko na parang ang init niya sa balat. Normal ba yun or hindi? Pero ayun po yung nararamdaman ko sa toner nila. Kaya kapag ano, maglalagay kayo, pwede naman ilagay nyo lang sa palad nyo, tapos itap-tap ninyo, para hindi ganun magkaroon ng friction pagkagamit kayo ng cotton pads or bulak. So yun, tapos na ako mag-apply ng aking toner. Ngayon naman, etong kanilang Power Exfoliating Night Cream naman. So yun, expect ko na magbabakbak yung face ko kasi nga exfoliating itong mga ginagamit ko. And ayun naman yung purpose ko para matanggal na din yung mga dark spots ko yan. At hindi matuloy yung iba kong tigyawat. So yan. May spatula siya. Ganun lang yung ano, night routine. Sabon, toner, night cream. So yan.
Parang kulang. Pero yun na nga, ito ang aking night routine. So yun na nga, confirm na merong burning sensation dito kasi tumingin ako sa salamin. Hindi ko alam kung nakikita nyo dito sa camera or nabibigyan ng ustisya. Banda dito ko na area, meron talagang pamumula. Ibig sabihin, meron talagang burning sensation. Yan, banda dito din. Pero tolerable naman, yung parang pagkainit niya sa face, kaya ko naman, hindi yung sobrang OA na hindi ko na kaya, na iwawash ko na yung face ko, kayang-kaya naman. So yun, i-observe ko lang ito. Natry ko na dati kasi may rejuvenating set na akong natry dati. Nagkaroon din ng burning sensation yung face ko sa unang paglagay. Pero tinuloy-tuloy ko, naging okay naman siya sa akin. Hopefully, ganun din itong 7 days. So, yon, kita-kita tayo bukas sa aking morning routine. Good morning, Maputika. So, ito na yung umaga. Gagawin ko na yung morning routine ko. Ito na yung face condition ko. Tapos na akong maligo. At syempre, maghilamos. Maglalagay ulit ako ng toner. Hopefully, hindi maging magkaroon ng burning sensation ulit. Hindi na ako gagamit ng cotton. Lalagay ko na lang sa palad ko. Ganyan yung kulay. Yan. Then, tap, tap, tap na lang. So yan, observe ko muna kung mamumula siya or hindi, or magkakaroon ng burning sensation. Yan. So yun na, na-observe ko after ko maglagay ng toner, may parang something na naman sa face ko, pero saglit lang, mga 1 minute na wala na, pero hindi nagkaroon ng pamumula tulad kagabi. So yan, wala na akong nararamdaman sa ngayon. Siguro or tolerable, pero wala. Wala na akong nararamdaman, pero after ko maglagay ng toner, meron. Gets niyo ba? So yun. Pero ngayon wala na. Ulit-ulit yan. Kasi na maglalagay na ako ng sunscreen. Itong sunscreen nila, 10 grams lang to. Mas maganda. Meron kayong separate na sunscreen. Para hindi nyo tinitipid. Sunscreen ang di dapat tinitipid sa skincare. Lalo na mainit sa ating bansa. Diba? So yan. Sunscreen kasi kailangan mong mag-reapply every 3 to 4 hours. Depende sa init ng panahon. Panahon? Anong panahon? So, yan. Na nga yung mukha ko after malagyan ng toner at saka ng cream. Naglagay din ako ng serum foundation. And yung pamumula dyan, hindi yan skin irritation or burning sensation. Lip tint yan ha. So yan, para may idea kayo kung ano yung itsura ng face ko sa outdoor. So yan, sa mga susunod na araw, gagawa na lang ako ng compilation from day 1 to day 7. And makikita natin kung may improvement ba or wala. Sa ngayon, tatapusin ko na yung video na to. Kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa baba. So yun, don't forget to like, comment, and subscribe. Yun lang, Makutika. Bye! Ay, eto nag-turn siya sa black kasi transition siya. Bye, share ko lang.